Minasan, konnichiwa, Mata Samurai Engineer Desk. So today, we will discuss about fire safety with respect to cooking. Very much current, since in our country, this is the start of Fire Prevention Month. So I would like to extend all the hope of being fire safe in our community. So let us proceed. Cooking safety. Cooking brings family and friends together, we know that. Provides an outlet for creativity and can be relaxing. But did you know that cooking fires are the number one cause of home fires and home injuries? By following these documents, few safety tips, you can prevent these fires. Okay, what are these safety tips? Let us look. Okay. Cook with caution. So let us have 1, 2, 3, 4 tips. Be on alert. If you are sleepy or have consumed alcohol, don't ever use the stove or stove top. It seems natural, it seems logical, it seems normal. However, if we are not reminded by somebody, if we are not reminded by other person, we are still going to do it anyway. That's why there are fires that are caused by cooking. So please, sana sa mga kabarangay ko sa probinsyudad natin, ay mas pahalagahan po natin ang safety ng community kisa sa ating pansariling kapakanan. Ano ba naman at pwede nating iuto sa iba, ipaluto sa iba kung tayo ay halimbawa lasing o inaantok, pagod. Okay? So, iba na la, iutos natin sa ating anak, sa ibang tao. Makiusap tayo. So, mas magkakaroon po ng magandang resulta kisa naman marsong-marso. First week, masunugan tayo. Napakarami nang nangyari from start of this year, napakarami nang balita na sunog sa ating bayan. Okay? Sa ibang mga bayan ng Pilipinas, hindi lang naman sa ating probinsyudad, at sana hindi mangyari sa ating city, at lalo-lalo na dito sa ating barangay community. So, maging alerto po tayo at sundin ang mga simpleng payong ito. Stay in the kitchen while you are frying, boiling, grilling, or broiling food. Okay? So, paano po nangyayari ito? Nagluluto tayo pero may iba tayong ginagawa. Unang-una, nagpi-Facebook tayo. Saan tayo nagpi-Facebook? Umuupo tayo sa isang tabi, kumahanap ng magandang lugar sa bahay. Minsan, nasa sofa. Ah, dyan lang naman sa likod yung kitchen. Andyan lang sa likod yung kitchen, pero hindi mo na malayan, sunog na pala yung kitchen. Andyan na. Andyan na pala. Okay? Kasi hindi po tayo nakatingin. Hindi nakatingin, no? So, para hindi mangyari to, just stay on the kitchen while you are doing your cooking. Okay? If you leave the kitchen for even a short period of time, turn off the stove. Kasi nasa isip natin, may kukunin lang naman ako. Kukunin ko lang yung cellphone ko. Kukunin mo lang yung cellphone mo ngayon. Ito ang mangyayari. Pagkuha mo ng cellphone, biglang tutunog yung cellphone. Pag tunog ng cellphone, aba, may message ka sa iyong long time friend. Aba, interesting. Anong nangyari sa kukunin lang yung cellphone? Umabot na po ng isang oras. Umabot na ng isang oras dahil nakipag-chat ka na sa iyong long-time friend at hindi mo napapansin
yung iyong nasa likod na kitchen ay nasusunog na. So for even a short period of time, what do I mean by short period of time? Yung saglit lang. Ha? Napaka ano to, lalo-lalo na sa ating mga anak, bantayan po natin. Kasi pagka sinabihan mo, nak, bantayan mo yung niluluto ha. Opo, nay. Okay, okay lang. Okay lang. Ang palaging sagot ng ating mga anak, ha? Palaging sagot ng ating anak, okay. Okay, dad. Okay, ma'am. Palagi, okay. Sasagot lang yan sa atin. Pero, babalikan yung cellphone. Saglit lang. Saglit lang babalikan yung cellphone. Ano mangyayari? Once na makuha yung cellphone, may iba nang mangyayari. May mga interesting na mangyayari sa cellphone. At pinaka-interesting yan, ay may nagyaya na mag-ML. Yun. Pagka niyaya kang mag-ML, may team. Nako, mahirap tanggihan yan. At yung isang laro ng ML, abuti na ng isang oras yan. O 30 minutes yan. O 15 minutes yan. Okay? So, yung sinatawag nating saglit lang, ay iwasan po natin. Magkausap-usap tayong mga membro ng pamilya at magkaintindihan para walang sakuna. Number 3, if you are simmering, baking, or roasting food, check it regularly. Remain in the home while food is cooking and use a timer to remind you that you are cooking. So, meron kang timer, hindi lang timer, yung timer mo ay may alarm, biglang tutunog yon. Pero, pag alarm ng timer mo, babalik ka na, biglang tumunog uli yung cellphone, uunahin natin yung cellphone kasi long lost friend. High school friend ko pa yan. 30 years ago. Ba? Interesting. Oh. Diba? So, ganun yan. Kaya, then, may mga ano, may mga viral na nakapost sa FB. Oh. Interesting. May mga chismisan. Okay. So, yan po yung nagiging cause. Sinasabi ko lang, hindi naman masama yun. Hindi naman masama yung pagkumustahan ka sa kaibigan, sa long lost friend. Hindi naman masama. Kaya lang, ang masama yung pinagsabay mo. Pinagsabay mo yung dalawang bagay na yung isa, delikado, that will cause a fire, at yung isa, pwede kang malibang. Nalilibang ka sa isa, okay naman kung wala ka sanang ginagamit na pagluluto na fire sa kitchen. So, yan po ang nangyari. Yan po ang hindi maganda. Okay? Hindi po namin pinapangunahan kung gusto niyong maglaro ng game sa internet. Wala pong ano, masama doon. Okay? Kung makipagkumustahan, makipagtsikahan, wala pong mga ano doon. Pero, huwag lang pagsabayin. No? Just turn off the stove. Then, pagbalik mo, saka mo i-on uli. Madali namang i-off. I-on mo uli. Pag bumalik ka na. Gawin na rule. Ito, nangyari sa akin, nung isang napakahigpit nung yung tinitirang kong bahay, eh, nagre-renta ako, nung ano pa, college ako. Napakahigpit nung may-ari ng bahay, college ako. Sa talagang pagka hindi mo ginagamit ang kuryente, patayin mo. Wala siyang problema kung gumamit ka ng kuryente, maski magdamag. Pero, pag hindi mo ginagamit, patayin mo. Ay, palagi naka-on yung ilaw. Eh kung minsan nasisilip niya na ano, bukas yung bintana, bukas yung pinto, kasi para maano yung hangin, minsan bukas yung bintana, bukas yung pinto, nasisilip ka ng landlord. Ay yung landlord, nakikita, ba, tulog ka naman, bukas yung ilaw, pakipatay mo naman. Okay, palagi akong nagaganyan eh. So, dahil sa ganon, napakaganda po nung ganong pagpapaalala. Pero alam nyo ba, pag pinaalalahanan tayo ng ganon, parang masakit sa loob. Yung ego natin, yung ego, natatapakan yung ego. Karaniwan eh, sasakit sa parang, sino ba itong nagsasabi ito para namang ano? Alam ko na simpre yan.
alam ko na yan, huwag mo na akong pagsabihan, para bang ganun, no? Pagka ganun po ang attitude natin, ito kasi pong pagsasabing ito at pagpaparemind sa atin, hindi po ito payabangan. Hindi po namin sinasabi na mas matalino kami sa inyo. Wala po kaming ganun sinasabi. Reminder lang po ito. At in fact, ang nakalagay lang dito sa ating ano, tips, few safety tips, tip lang po ito. So, huwag niyo pong masamain kung kayo ay pinapaalalahanan. Huwag kayong magdamdam. Hindi naman ito para sa isang tao lang. Para sa community po ito eh. Kasi pagka may isang nasunugan, magkakatabi na po yan, magkakapitbahay. At sino mamamroblema? Community ang mamamroblema. Tutulong yung community na magapula ng apoy. At tutulong yung community kung natupok na yung bahay, tutulong, magchichipin yan. Tutulong sa pangkain, pambili ng damit, pang ano, kung nasunugan yung tao. Magtutulong-tulong yung mga ano. Magiging burden po tayo. So, hindi porking tumutulong ang mga kapitbahay, eh, sasamantalain po natin. Tutulong ng mga kapitbahay, okay lang? Huwag na natin ano, pansinin, tumutulong naman eh. Yung ang tawag po sa ganong attitude ay pagsasamantala sa ating kabutihang loob ng kapitbahay. Huwag po natin samantala ang kabutihang loob ng ating kapitbahay. Tayo mismo, gumawa ng party natin. Responsable tayo sa ating property na huwag masunog. In that case, hindi rin masusunog ang kapitbahay. Okay po. Keep anything that can catch fire. Oven, meats, wooden utensils, food packaging, towels, or curtains away from your stove top. Okay. Medyo may distansya. Mas maganda kung ganyan yung distansya. 3 feet or 1 meter. Yung mga madadaling masunog. Eh, tulad nga na sinasabi ko, ako, palagi akong may dalang ganito, ginagamit ko na rin. Pero, madaling masunog, okay? Madali po namang masunog yan. Tissue. Madaling, magandang gamitin, madali, ilagay sa bulsa. Pang ano mo, ano ka, kumain, pampunas. At, pero madali masunog, okay, kung malapit po yan sa ano, sa stove. So madali rin magliyag, okay? So yan ang palaala. At isang napaka-importante, cooking and kids, hindi po pwede magkasama yan. Pwede natin dalain sa kitchen ng mga bata, pero 1 meter, yan po, 3 feet, about 1 meter, ang layo nila sa stove mismo. Ay, sa mga ibang ano dito, pwede silang pero dito, limitahan po natin ang kanilang galaw at may area silang hindi dapat accessible dyan. Maganda kung meron niyang temporary na fence. May nabibili po na temporary fence para sa mga kids. Lalagyan po natin ang temporary fence. Magkano lang yun? Mura lang yun. Lalo na kung ganito lang, isang ganun lang, o ilan lang fence yan. Yung fence na meron kami sa bahay, ilang piraso yon, marami, parang malaking fence ng baby. Pero para lang sa ganito, about mga 5 piraso. 5 piraso nung ganyan. Ganyang kalaki yung fence. Pagdidikit-dikitin mo. So, yun naman, meron siyang fence na merong gate, parang fence gate, no? So ayan, nandun ka sa loob nung yung kids, hindi makapasok doon. Meron siyang physical barrier, kailangan yan. Kasi pag walang physical barrier, mahirap pong pagsabihan ng bata. Kasi ang bata naman, siyempre, ang isip niyan, hindi pa ganong discipline, mas ano sila sa mga activity na bago sa kanila. Pagka may nakitang bago yan, pupuntahan yan. So, yan po ang kailangan nating ano. Meron tayong kids-free zone. Okay? If you have a small grease cooking fire and decided to fight the fire, anong dapat gawin?
merong nagliyab na. On top the stove, smother this flame by sliding a lid over the pan and turning off the burner. So kung may takip yan, so halimbawa, ito yung takip, yan, nakatakip. O tinanggal mo ang takip. So nagliyab dito, sa loob ng kawali, sa loob ng kaldero, yung takip niya. Igaganon po natin, gaganon, slide po natin yung takip. Pa-slide, dyan po. Ide-demo natin, pa-slide, ganon. Pa-slide. Hindi po ganon yung pagtakip. Bigla mong tinakpan kasi nagliliyab na, tinakpan na ganon. Pa-slide dapat, pa-ganon, pa-slide. Bakit po pa-ganon? Kasi kung pa-ganito po, mas lalo pong magliliyab yung dati ng apoy sa loob. Kasi, anong nangyayari? Parang napapaypayan siya. Napapaypayan natin siya. So, pag napaypayan, mas lalong dadami ang apoy. Napaypayan eh. So, para hindi mapaypayan, islive na pa ganun. So, pagka natakpan na po yan, kusa na pong mamamatay yung apoy sa loob. Yan. Hindi po magtatagal, paunti na paunti, paliit ng paliit po yung apoy sa loob. Makikita po ninyo yan, lalo-lalo na kung yung takip nyo is transparent. Kung transparent. Kung hindi transparent yung takip nyo, huwag nyo na pong silipin. Pagkatakip nyo, i-turn off nyo yung burner o yung oven, turn off nyo na. And then, pagtagal-tagal, hawakan nyo, damhin nyo kung mainit. Pagka hindi, pwede nyo mabuksan. Ah, sigurado patay na. Pero kung mas lalong uminit, mas lalong painit ng painit, patay ng burner, so saka ka na lang kung may fire extinguisher ka, fire extinguisher mo, or tubig, ano mo na siya sa sink, sa kitchen sink. Dalhin mo siya, din na naman ang tubig. Okay? So, ganun po yun. And for an open fire, turn off the heat and keep the door closed. Okay. So, turn off. Sinabi na natin kanina. Turn off natin yung oven. Kung yan ay natakpan mo na, unahin yung pagtakip. Turn off. Then, saka mo tingnan kung wala na. Okay. Keep the door closed. Okay. Ang door naman dyan, kapag closed, yung tulad ng reason sa pag-slide ng lid over. Ang lid po, yun yung cover. Ang English po sa cover, yung takip. Ang English sa takip is lid. Okay? Yun, L-I-D. So, yun po yung takip. Yung lid na yan ay pareho ng principle sa door. Kaya natin kinoclose yung door para hindi po makapasok ang napakaraming hangin. Lalo na kung humahangin yan. Pag humahangin yan, ano mangyayari sa apoy? Mas lalong magliliyab, mas lalong lalakas ang apoy. Okay? Then, if you have any doubt about fighting a small fire, okay, alam natin dapat gawin, magpatulong na tayo. Just get out. When you leave, close the door behind you to help contain the fire. Anong dahilan? Pareho po ng dahilan ng pag-close ng door. Ano yung dahilan? Pareho ng dahilan ng pag-close ng lid. Ang pinakadahilan sa lahat para hindi makaapekto yung air. Kasi po ang air, meron po yung oxygen content. Ang air, may oxygen content. Yung oxygen, kailangan para magliyab. Para magkaroon ng apoy. Para magkaroon ng sunog. Okay? So yun po, pag walang oxygen, hindi po magtatagal ang apoy. Kusa po yung mamamatay. Kaya natin sinasaraduhan yung door. Kaya natin clean or close yung door pagka tayo aalis na dun sa area, sa kitchen na nasusunog. Then, call 911. I think 911 din sa Pilipinas, mas maganda, mas direkta sa local Bureau of Fire Protection. Sana alam nyo yung kung hindi nyo alam yung number noon, sigurado sa barangay merong number yon. Kasi sa barangay may mga contact yan sa police, sa fire department. So, magpatulong tayo,
mag-utos tayo sa anak, sa kapitbahay, paki, mare, pare, paki ano naman sa ano, barangay, paki ano, tawagan yung fire department. Tumawag na tayo ng tulong. Kung kayo kinabahan o nagpanik tayo, gawin na natin yan. Okay? Bakit po natin gagawin yan? Kasi ito po ang karaniwang nangyayari base sa istatistika, base sa karanasan. The leading cause of fire in the kitchen is unattended cooking. Hindi po yan tsamba. Nangyari sa katotohanan eh, pagka nangyari yung fire, investigasyon. Sa investigasyon, naka-record. Oh. Isang taon, tinotal, sobrang dami ang nasunog base sa unattended cooking. Yung mga nagbabantay, nawala na. Nawala na, hindi na nagbabantay. Yung iba, talagang natutong na, dahil natutong na, wala nang mga, talagang nagliliyab na. Ay lalo na kung nag-preprito, tulad ng ano, grease, using grease, no? Using oil. Pag nag-preprito ka, mas delikado. Dahil pag sobrang init, magkukos talaga ng fire. Okay? Another data, most cooking fires in the home involve the kitchen stove. Napatunayan po ito hindi sa pagsasaliksik, kundi sa mga nangyaring nakalipas na taon, na panahon. Tinota lang at napag-alaman na yung kitchen stove pala ang number one sa lahat ng may pinagmulan ng apoy. Okay? So, yan po. And because of this, sana po ay magtulungan tayo, mga magkakapitbahay, and this public service is brought to you by College of Engineering, PIPO, Taguig Chapter, and yours truly, Samurai Engineer Des. Thank you very much.